Good afternoon, ladies and gentlemen. Sumaaring po tayong grupo. And welcome sa bulwagan ng Katarungan ng opisina po ng ating buting Alcalde Francisco Isko Moreno Dumagoso. So palakpakan naman po tayo lahat. At kasama po natin ang ating ikagawang punong lungsod, Vice Mayor Dr. Hani Lacuna, at ang ating Commissioner Greco Belica. Katarungan Best is a one-stop shop for the public to lodge all kinds of complaints regarding corruption, peace and order, and similar matters. The desk comes with bulugan forms and a drop box where Filipinos can send their complaints related to the government. Ngayon po ay ang launching ng Katarungan Guest. Ang desk po ay matatagpuan sa Freedom Hall sa ground floor po ng Manila City Hall. At sa mga pagkakataon pong ito, nais ko pong ibigay sa inyo, Commissioner Greco Belica. Vice Mayor Hani Lacuna, magandang umaga po. Justice Joe Lopez, sir. Napaka po natin. Kasama po kami sa City Council when we were younger. Mga 20 years ago, ma'am, sa Medicina, taon na po nakakaraan. Magsimula po kami sa City Council dito sa Manila. And I'm happy with, of course, now Mayor, the only Yorman in history, Mayor Isko Moreno, General Licos. Magandang hapon po from the National Headquarters sa ating pong mga opisyal. And of course, Presidential Advisor for Religious Affairs Secretary Butch Belica, my father. Magandang umaga po. My good friend, Simon Pastor. Palakpakan po natin. And all the distinguished guests. And I'd like to thank the mayor for sponsoring this event of the launching of the Katarungan Guest. Probably I'd like to start with showing you the video of the launching of the Katarungan Guest in Malacañang that was conducted last week. Just look on the screen. Dilit natin map ilapit ang gobyerno sa tao. Yun ang desire natin para matumbok natin yung mga corrupt official, mga masamang gawain, yung mga activities na papahirap sa buhay ng Pilipino, nagbibigay ng danger sa buhay ng ating mga anak. Tatamay po na tayo ng mahulos sa mahuno marami ang tiwala na ibigay sa ating ang tao bayan. Kaya susundin na natin na samahan ang pagulo sa kanyang kampanya laban sa pagkibalan. Ang pera ng Pilipino ay dapat ibalik sa Pilipino. Lumakas ang loob dahil ng mga Pilipino makapagsumbong, makapag-report na hindi naman nagpag-report ng media ng buhay. Wala kami kasi yung binigay na niya na lahat. So, wala yung pabalik natin sa bahay ang servisyo ng pasasya. Napakaraming mga tao ang mahanap ng Katarungan to build the better Philippines na yan naman ang nasa puso ng ating pamunod. Pagtulong-tulongan natin alisin ang mga masasamang elemento, masasamang tao, mga corrupt. Suportahan natin ang ating Pangulong Duterte. Tayo nila sa intolbong ang ikakasama kung tungo sa layo nito. Ibigin natin ang ating bansa gaya ng pagibig natin sa ating sarili at pagibig natin sa ating.
salamat po. That sums up the idea of the salamat po. Of the Katarungan Days. You know, I was I remember, ma'am, when I gave my last speech at the city council when I was after my term po as councilor of Manila, sabi ko nagpapasalamat ako sa Panginoon for giving me a glimpse of what He desires for me. Okay na. And now 12 years later, I'm back here in Manila in this position as commissioner of the Presidential Anti-Corruption Commission, who has the opportunity to report directly to the President all corrupt government officials and corrupt practices in a advocacy that he himself has sponsored or he himself has led. That eventually will lead towards change. You see, there's only two ways of stopping corruption. It's one, by removing corrupt officials. Number two is by changing corrupt systems. You know, I experienced a surprising loss in 2007. At pagkatapos po noon, from 2007, I never held a government post. However, ever since I was young, I knew that I want to be in government because I want things to change and I want a better life for our country. Ganun po talaga siguro ang buhay. But though I lost, I continued and pursued with my mission. And I realized na it was God's way to prepare my heart for the mission that no longer concerns position, but really a person who will really think about the mission for our country. I remember my best days in public service. My foundation was built here in City Hall, in the City of Manila. When I served in the cabinet of the former mayor as his youth consultant and director. And then at 26, I became a councilor of the City of Manila, the youngest among our batch. Kami ko ni Yorme ang pinakabata noon. And the things that I do, mga bagay pong ginagawa ko noon, ayun na rin po ang mga bagay na ginagawa ko ngayon. Now, in a much bigger stage. Naalala ko po itong Katarungan Desk na to. Yung konsepto pong ito ay ginagawa ko nung nasa City Council po ako, ma'am, as a chairman of the Police Peace and Order Fire and Public Safety. Na tumatanggap po ako ng mga complaints sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-Manila. At nire-respondihan po namin dito sa City Hall as Councilor. Kaya po ako ay, kami ay very proud at natutuwa sa ginagawa ni Mayor Isko at ni Ma'am Honey. Dahil yung mga pinapangarap namin nung bata kami dito sa Maynila, nakikita ko ginagawa na nila ay nililinis, inaayos, pinatitino, at ibinabalik ang katanyagan at pagkakakilala ng Maynila sa dating Lukluman. But now we are in this position. Corruption in the Philippines has been so ingrained in our country na ang mga tao feels hopeless. Dahil parang hindi naman mababago yan. But you see, you need people who has a different perspective. You need people who has the courage to lay it all out. At mangyari na kung ano mangyari, basta ito mission ko sa buhay ko, kahit kapalit pa ng buhay ko, gagawin. And that's why we are very inspired with Mayor Yorme Isko Moreno and President Rodrigo Duterte.
because both of them exemplifies that kind of leadership. Naiintindihan po namin ang due process. Sa amin pong tanggapan, sa mga kasong hinawakan ko po sa komisyon na isinumiti sa ating Pangulo, whether pasibak ang opisyal o rin pasuspindi ang opisyal, sabi nga ko, ang unang kong kasong hinawakan na isinapit po sa ating Pangulo ay ISIS. Hinuli po namin dito sa airport mga ISIS ancillary groups. May daladalang mga jewelry, mga dati ang daladala drugs. Nung nahuli namin sila, jewelry po ang dala nila. And they use this to fund their activities. 13 official po na pamahalaan kasama mga piskal ang napasuspindi namin doon at napatanggal dahil tahi-tahi ang kanilang sindikato. Pagka nakalusot ka sa customs, sasubihin ka rin ng IAAN, connect din sila sa DOTR. Pagka nakapasok ng paskanon, sasapahan ka ng kaso sa piskalya, kamag-anak din nila ang piskalya. At nahuli po natin yan, ginawan po namin report, dinala po namin sa ating Pangulo at harapan po ng ating mga inakasuhan. Nagkasagutan. That marked my work and my seriousness and sincerity about my work. Then, sunod naman yung isang general ng AFP, with due respect sa mga officials, na yung mga pondo na dapat binibigay sa mga may sakit na sundalo ay kinurakot pa. Tapos sunod naman po yung isang cabinet member. Kaya sabi ni, nag-uusap po kami nila, mga kaibigan ko, sabi ko pa rin, may nakalaban natin ISIS, nakalaban natin yung general, ayun, droga pa, sino nakakampi natin? Diyos na lang talaga. Mabuti na lang po, andyan ang ating Pangulo na todo po ang suporta sa kampanya natin laban sa korupsyon. Now, he spoke to me when we were in China. Sabi niya sa akin, we were having lunch. Greco, umikot ka na para maramdaman ang anti-corruption campaign sa lokalidad. Ang akin pong opisina at ang PACC has jurisdiction over presidential appointees at kung sino man ang ipag-uutos ng ating Pangulo. However, sa akin pong opisina, sari-sari pong complaints na natatanggap ko ron at karamihan local government issues. So, that's why po nag-usap kami ni Senator Bong. Sabi ko, Boss, tapang at malasakit. Nagtayo siya ng malasakit center. So, ngayon naman po nagtatayo kami ng tapang center. Kaso lang hindi naman pwede tapang. Dapat makatarungan. Kaya umpisahan na natin sa Katarungan desk. Yun po ang ideya kung bakit po natin ito inilulungsad. And this goes beyond corruption dahil naiintindihan ko po ang ating mga kababayan na hindi naman po nakakaintindihan ang ating mga kababayan na nagreklamo ng jurisdiction sa kanila, kailangan nila ng tulong. And it is incumbent upon us government employees or elected officials na ganapan kung anong kinakailangan ng ating mga kababayan, kung ano man tulong. So ito po ang aming pinagtutulungan. That's why pagkatapos po namin ilungsad dito sa Malacanang noong nakaraang linggo, minarapat ko pong dalhin ang project at programang ito sa Maynila dahil ako po ay batang Maynila din. Para sa ganong paraan, sa aking kapasidad po ngayon, habang nandyan pa ang Pangulo, alam niyo po, pag wala na ang Pangulo Duterte, wala na rin Commissioner Greco Belica.
And the fight against corruption, criminality, and drugs will never be the same unless, you know, you will have a leader who will have the same passion, courage, and determination that is of President Duterte. Baka ang batang Maynilang Yorme Isko Moreno pumwede. But just the same, kaya sa dalawang taon at kalahating natitira, pinangako na po namin ni Senator Bongo sa aming sarili nung nangangampanya pa siya. Nagagawin namin ang lahat ng aming makakaya at lahat ng aming pwedeng gawin para maisatupad ang advokasya ng ating Pangulo, itigil ang droga, kriminalidad at korupsyon at mapabuti ang buhay at mapaganda ang buhay ng ating mga kababayan. And we need leaders, excellent leaders like Mayor Isko. Dito sa Maynila, ang ating pong masasama, kaya po ako po ay lumapit kay Mayor Isko para mag-partner sa kanya sa programang ito dito sa Maynila. Para yung maipagsisilbi naman po ng ating opisina, ng opisina ni Senator Bongo, ng opisina ng Pangulo, sa mga taga-Maynila ay maipaabot po namin at natin. Meron pong malasakit centers para sa mga may sakit. Meron din pong Katarungan Center sa mga inaapi, sa mga maliliit at mahihina. Lastly, corruption and injustice cannot be separated because corruption is injustice. Pagka pinahihirapan mo ang tao, hindi lang kinukorap mo ang pera, pero atakot-takot na regulasyon na inilalagay mo para mag-apply ng permit at kada magumuha ng clearance. And I'd like to remind us, yung mga ano po rito, regulators, that every requirement is an opportunity to corrupt. So that's why we want to simplify, and I'd like to also congratulate the mayor and vice mayor dahil nabalitaan ko po yung ginagawa ninyo sa business permit na one-stop shop. In 1 hour, labas na po ang inyong permit. Congratulations, pioneering na naman pong Maynila dyan. No, yan po yung sabi natin, isang requirement lang, what do you need? Walang corruption. So, lahat po ng mga sistema ngayon nagpapahirap sa tao, sa buhay ng tao, dapat inaalis ng gobyerno. And this is what we wish to address through the Katarungan Desk, because the Katarungan Desk will allow us to gather informations to lead us towards number one, catching and arresting corrupt officials, criminal elements. Number two is to change corrupt and slow systems that allows corruption to persist. So, sa umagang pito, nagpapasalamat ako kay Mayor Isko, kay Vice Mayor Hani Lacuna, at inaalat at sa inyo pong lahat. At inaangiyahan at hinihingan po namin kayo ng tulong na sama-sama pagtulungan natin ibigay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga taga-Maynila, ang isang bansa at bayan na tahimik, malinis, maayos, na pwedeng tularan ng buong bansa. For where Manila goes, the country follows. Maraming salamat. Thank you so much. Muli po palakpakan po natin, Commissioner Greco Belica. Maraming salamat po sa paglulog sa inyo ng Katarungan Desk. Sapagkat muli po mapapabilis ang pagpaparating ng mga complaint sa mga kawaninang pamahalaan, especially po sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po. At sa mga pagkakataon pong ito, palakpakan din po natin ang ikalawang punong lungsod. Palakpakan po natin Vice Mayor Dr. Hani Lacuna. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa ating pong mga panauhin dito po sa Bulwagan, sa tanggapan po ng ating punong lungsod. Welcome po kayo dito po sa ating pong Bulwagan.
Una-una po, hindi ko po pagkakatagalan ng aking pong pananalita. Gusto ko lamang pong una-una pasalamatan po si Commissioner Greco Belica. Kasamahan ko po siya, tama po. Si Commissioner Greco Belica ay isa po sa mga pinakabatang konsehal. Sabay po kaming nahalal noon, siya po ay sa Distrito 6, ako naman po ay sa Distrito 4. At nung panahon naman po noon, ang ating pong kasalukuyang alkalde ay ang konsehal naman po ng Uno Distrito. Maraming salamat po at dito po nyo napili na i-launch po ang Katarungan Days pagkatapos po ng launching sa Malacanang. Siguro po hindi po lingit sa inyo na sa maliit po na kaparaanan ng ating pong punong lingsod, Francisco Isko Moreno Dumagoso, ay diretso na po siya talagang nadudulugan ng karamihan po ng mga batang Maynila sa pamamagitan po ng social media. At ako po ay saksing buhay na kung paano po kapag meron pong dumulog o nagreklamo po sa ating punong lungsod ay agad po niyang inaaksyonan. Ganon po ang ating punong lungsod. At ito po ay isang malaking tulong po para mas mapagaan po ang trabaho namin dito sa pamahalang lungsod ng Maynila na magkaroon po tayo ng Katarungan Desk na kung saan po kung nahihiya po silang dumulog ng diretso sa ating punong lungsod o kanino man po dito sa mga nanunungkulan po dito sa ating pamahalaan ay meron po silang malalapitan dyan po sa baba. Kaya po maraming salamat po sa pagpili po nyo sa aming lungsod na maging inyo pong katuwa sa pagpigil po ng kung anuman pong klase ng korupsyon, hindi lamang po dito sa pamahalaang lungsod, kundi po sa lahat po ng iba't ibang lungsod sa ating pong bansa. Tama po kayo, sabi nga po nila, where Manila goes, the country follows. At makakasiguro po kayo ng 101% na amin pong pakikipagtulungan sa inyo. Sa inyo pong minanais, lalo po ng minanais po ng ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At syempre po, lagi nga po sinasabi ng amin pong mayor, ni Yorme, kapag kami po ay nagpa-flag ceremony, lagi po niyang pinapaalalahanan ang lahat po ng kawani ng ating pong pamahalaan. Hindi man po kami maging tama sa lahat po ng aming mga gawain, sisikapin po namin at sisiguraduhin po namin kami po ay magiging just and fair sa lahat po ng aming pong ginagawa. Muli po, magandang hapon po sa inyo na. Maraming salamat po, Vice Mayor Dr. Hani Lacuna. At sa mga pagkatot pong ito, ay sabay-sabay po nating saksihan ang signing of manifesto together with Commissioner Greco Belica and our Vice Mayor Dr. Hani Lacuna. Muli po, palakpakan po natin. Official na pong nailunsan ang Katarungan Desk dito po sa lungsod ng Maynila. Ang Katarungan Desk po ay matatagpuan sa Freedom Hall ground floor ng ating Manila City Hall. Hindi po pasasalamat sa ating mga nakasama ngayong tanghali, maraming salamat po sa inyong pong paglalaan ng oras at panahon upang maging bahagi po ng paglulunsad ng Katarungan Desk. Inaanyayan din po ang lahat na sumama po tayo for the ribbon cutting doon po sa Freedom Hall, sa ground floor po. Saksihan po natin ang ribbon cutting ng Katarungan Desk. Muli po, maraming salamat.
Saan ba tayo dadaan? Dito na lang sa kabila? Dito din po. O, dito na lang tayo. Dito na lang tayo. Yeah.
Sama-sama. Thank you.
Okay. One, two. One more. Thank you.